kokonti subscribers ni Tito. So yun nga, no? Sabado ngayon. So, lamon day ni Tito Rhy, no? So, kahapon, hindi kami nakapag-ride. Well, kasi nga, si Tito Rhy ay may gout. So, may kambing ako sa baka kahapon. So, ayoko naman puwersahin dahil tomorrow may naka-set up kaming budol ride, no? Dahil Sunday, syempre, nakapagpahinga. So, mapahaba yung ride time bukas. So, for today, dito naman tayo para magpaputok ng batok, ano? So, gagawa tayo ngayon ng kare-kare. And ang pinaplano natin gawin ay 5 parts ng beef kare-kare. So, andyan yung unang-una yung laman, brisket yung napili natin. Pangalawa, yung tendon, so yung litid ng beef, isa yan. Third is yung buntot or oxtail. Fourth is yung balat ng baka. And lastly, yung tripe or tuwalya. So, yan yung limang yan, yan yung magiging pinaka-protein natin doon sa kare-kare natin. And syempre, yung mga gulay is yung common gulay na ginagamit natin for kare-kare. And dyan yung talong, sitaw, pechay, puso ng saging. Dahil sabi nga nila, saging lang may puso. Anyways, so ayun, luto na tayo. Okay, so simula natin, no? Unahin natin yung pressure cooker, yung pinakamakunat sa lahat, no? Which is ito, para sa akin, itong balat. So, hindi nyo naman gano'ng kapal yung balat ng baka, di ba? So, puro yan, talagang parang leather yan. So, ito yung pinakamatagal, tsaka pag inamoy mo siya, may baka talaga yung amoy niya. Kaya dapat yung pagpapakulo nyo ito, yung sasama rin sa pinakakare-kare. So, unahin natin yan, dahil hindi natin sasama yung broth niyan mamaya. And then, next natin ito, tuwalya, no? Tapos, the rest, ito. Tsaka natin susunod itong mga ito. Pwede nang pagsabay yung tatlo. Besides, yung broth nitong tatlo is yun yung dapat na gamitin natin para dun sa mismong kare-kare natin. So, ayun. Start tayo mag-pressure cooker nito. So, hindi natin sasama yung tubig. Itong pinagpakuloan ng balat. Sorry. Patis. So after ilang oras, no, almost 2-2.5 hours, so napalabot na namin yung limang parts ng beef. So okay na tayo dun sa mga laman, malambot na lahat, makaiwalay na yung broth. Ngayon, pangkisan na lang dun sa kare-kare natin. So mangyari, i-chop lang natin yung sibuyas, bawang. So dahil nga kag-antipolo tayo, no, syempre mawawala ba yung kasoy. So gagamit tayo ng dalawang types ng peanut, so yung normal na linis, light, so stevia yung gamit nila dito, kaya pwede yan pang keto. Tapos ito, gagamitin natin ng Nutribullet para mag-ground up yung kasoy, no? Para ito yung magiging peanut butter natin na second peanut butter natin kasoy. So, later yan, i-try natin dito sa Nutribullet. So gagawin natin peanut butter itong kasoy, no? Semi naging powder siya, no? Naging parang peanut na siya, no? Basta yung sarili niyang oil. So, pinamagat niya, lagyan natin ng konti. Yun, so kumapit na siya, no? So, ibig sabihin, peanut butter na siya talaga. Kasoy, peanut butter. Okay, so naka-prepare na tayo, no? So, si-start na tayo magluto ng kare-kare mismo. So, natapos na natin pakuluan yung limang parts ng beef. So dito na sila lahat. Inuna ko lang dyan pa i-pressure cooker yung balat tsaka yung tuwalya. Kasi yung pinaka-broth nung natin gagamitin dahil medyo may something yun. Pero yung buntot, yung brisket, tsaka yung tendon, so isang one go na lang siya sa kare-kare. And then yung broth nung ito yun. Ito yung gagamitin natin for the kare-kare. Roughly, dun sa tuwalya tsaka dun sa balat,
parang mga 40 minutes yung batch na yun, and then for the second batch another 40 minutes. So tag 40 minutes mo sila pinakunaan. Yeah, okay, malambot naman siya. So ito yung mise en place natin, ano, meron na tayong garlic, onion. So ito yung bin-round up natin na kasuway kanina. So mukha talaga siyang peanut butter na kasuway. Machuete, ito yung peanut butter na normal. Tapos syempre yung vegetables natin nandito na. Ibablanch natin to yung mga gulay. Iprito ko lang dito yung talong kasi gusto ko yung lasa ng talong kapag pinirito siya. Pero the rest, ibablanch ko lang yun sa mainit na tubig natin. Kapag nagluto yung kare-kare, no? Iwasan yung alatan, lagyan ng asin, lagyan ng patis kasi meron tong bagoong eh. Ang magpe-flavor talaga dito ng matindi, yung bagoong yung nagpapaalat. Ah. Yung kumbaga yung lasa ng kare-kare is lagi magagaling sa peanut butter nyo, dun sa broth nyo syempre, bangki may mga buto. So lagyan na natin yung meat, no? Ito yung last part bago natin gawin yung gulay. Yan, so nandyan na yan, nakita nyo naman yung buntot, yung balat, yung tuwalya, brisket, tendons. Hindi yan taba ah, tendon yan. Mukha lang siyang taba. Ayun. So nag-isa na namin, unfortunately, no, nagka-error yung camera namin. Hindi namin alam kung nakuha lahat yung mula nung nag-isa ako at nagawa ko to. Nakakabwisit. Anyways, so regardless naman, ito yung naging finished product, no. Andyan na yung bawang, sibuyas, ginisa ko. Nandyan na din yung gin-round up natin na kasoy peanut butter, pati yung peanut butter ng lilies. Achuete, yan, nilagay natin kanina para magkulay na siya. Tinesting natin, masarap na siya, malinamnam na siya. Okay na okay na lahat. So ang kulang na lang natin ngayon yung gulay tsaka yung bagoong. Yun na lang. So binlunch lang natin yan. Siguro mga 30 seconds to 1 minute lang yung ano, puso ng sigin. Next, sitaw. Mga 2 to 3 minutes lang siguro eh. Medyo maunat kasi yung sitaw eh. So hanguin na natin to. Mas maganda kung ilagay nyo sa malamig na tubig after. No? So lastly, blanch natin yung pechay. Ito mabilis lang talaga to. Siguro mga bilangan mo na mga 30 seconds. Ayaw ko sa inyo kung trip nyo. So mas trip ko yung medyo malutong na pechay. Ano yan? Pa-fry lang tayo ng talong kasi sa talong mas gusto ko yung tostadong talong. Mas masarap yung flavor na ibibigay nyo. Okay, so last na to, no? Gagawin natin yung bagoong natin. Sarap na natin. Basik sa bagoong. Sustayin natin yung bawang at yung sili ng kante. Ito yung bagoong natin. Kare-kare, goods na. Plating na tayo. Okay, so plating na tayo. Lagay na ako ng pechay na nag-wash natin dyan. Pipili lang tayo ng matitid din mga parts na gusto natin na panginoon. Butot. Tendo na tayo. Ito, laman. Okay. Siyempre, sarasa, diba? Ibuto natin na. String beans, luto natin na talong. Yun, last touch na tayo, no, sa kare-kare natin. Siyempre yung luto natin ngayon ang puro sili na bagoong. Yan ang ilalagay natin dyan. Tama lang sa gitna. Yun! Shoot! Yun, natapos din yung magluto ng kare-kare na may 5 parts ng beef, and then gumawa kami ng kasoy, no? Nagkaroon kami ng technical difficulties kanina, no? Unfortunately, hindi namin nakuha lahat ng steps doon sa pagluluto ng kare-kare na yung bigla na lang niluto. Just a quick recap lang, no, kung paano lutuin. Ito yung hindi namin na capture kanina dahil nasira yung memory card. Isa lang kayo ng bawang sibuyas, lagay niya yung broth, pinagpakuluan. After lagay yung broth, pakuluan ng simmer niya, mga 3 minutes, 5 minutes. And then, pwede nyo nilagay yung achuete,
strainer niya lang para kumulay. Hindi mo kailangan ilagay yung buong yun. Okay? Pwede yun. After nun, pwede mo na lagay yung peanut butter tsaka yung kasoy na ginarawag namin kanina. Tapos haluin lang hanggang mag-thicken. So, pwede na ilagay yung pinalambot na meat. Tapos ayun na, alos taste na lang and check kung okay. Okay. So ito na yung kare-kare namin. Titikman na natin ngayon yung kare-kare. No? Ayun, so syempre, dahil special nga to, tsaka syempre nagbablog tayo. Nalalabas natin yung mga pinggan na yung nagagamit. Yung ginagamit na pag may mga bisita. So yeah, yun yung mga nalalabas natin. So, kain na tayo. Ayun, testigin na natin to. Ako, paborito ko yung tendon eh. Hindi naman taba yung tendon, ano. It's more on collagen. Yung talaga yung paborito ko kahit ano, kadalasan doon. So, yun yung titirahin ko. Yan! Ah, syempre yung buntot. Siyempre, sitaw, konti lang kasi baka manakit yung paa. Actually, kalaban pala lahat ng kambing sa paa to, no? Talong, bagoong, manli. Makapag-bike pa kayo. Testing lang natin, ano ba? Problema niya. Okay. Testing tayo sa buntot, no? Kasi, kapag ko lang, galit na naman yung mga langaw sa... So, ito yung buntot, no? Papansin nyo naman, cross-cut siya ng buntot. May buto siya sa gitna. And then, alam po, siyempre. Lambot siya. Testing natin. Ang na-weird doon ako kasi tingnan ko na kanina yung sarsel. Ang napansin ko lang dito, no? Kumpara doon sa normal na naruto namin, ngayon lang ako nag-try maglagay ng kasoy. Pansin ko, may dagdag siyang tamang tamis, yung kasoy. Yung binigay na tamis ng kasoy na yun, tamis na linamnam eh. Yung may pagka-creamy siya. Hindi siya basta-basta na kasoy. Kasi yung kasoy naman, alam niyo yung lasa, light lang yung lasa niya. Eh. Pero pagkapalagay na na binlender mo, at naging compact siya na parang peanut butter, halo mo sa kare-kare. Solido. Testing naman natin yung tendon. So ito yung tendon, again dito taba ah, collagen to. So yung mga nasa tuhod ng mga beef, maganda yan sa may mga damaged na joints. Lambot. Sarap. Favorite. Ah, siyempre, favorito ko talong. Napaborito ko yan. Sarap kumain, no? Nalang kasi minsan nakakamiss walang kanin. Nangarap mo yung kanin, eh. Kasi yung gantong rich na flavor. Tapos may alat ng bago. Talagang kanin yung pang-neutralize dyan, eh. Pero, sana nila kami. At least na-enjoy namin yung mga gantong baka dyan. Kahit baka naman kanin. Alam, inom lang ako bago ako mag-shoutout. Uy, right and light to. Pang low carb, oh. So ayun lang, thanks for watching, no? And before I end the vlog, shoutout muna, no, sa mga STI boys, kay Sir Lance, kay Alex, kay Dan, kay Chad, tsaka kay Sir Rods. Salamat po sa panonood, malpak pa po kayo. Saka po kay Ibong Adarna, shoutout po sa'yo. Shoutout, no, kay kila Kuya Mike, yung family ko nga sa Las Piñas, mananood niyan eh. Shoutout din kila Kuya Richard Corrales, kila Ate May, dito kanina. Shoutout sa mga co-workmates, Tita Chona sa Canada, yung mga viewers ko sa Canada dyan. Patindi, no? Canadian viewers! Nakita ko doon, pinapromote niya rin yung channel. Thank you po! Shoutout din sa inyo, salamat sa panonood at testingin niyo rin yung mga pengguin na po. Ayun lang naman guys, so thank you. Tomorrow, meron kaming boodle ride. Most likely the longest ride that we will have. Ako, personally, malamang yun na yung longest sa ngayon. Pagbukas kasama namin si Uncle Budol, si Dags, si Kuya, ako, tsaka yung mga pamangkin ni Uncle. So, see you tomorrow, Uncle Budol. Boss Mitch, medyo mahaba-haba yung magiging vlog bukas. Yun lang naman, thank you!